Atong teksto nga sa ulohon ini nga semana Psalms 90:12 kon sa Salmo. Basa tuloy kami sa pag-isip sa among maadlaw aron makabaton kami og usa ka kasing-kasing nga mangkialamon mo kana ato ang memory text. Welcome kita sa tong pagmalandong pagsimba ng kahamot Diyos. Ang pagsimba kaniya sa itong kamaturan mo kini ang yung LOD ang lesson of your body kasi lesson daily kon the message ato ang Martin lesson karon 2024 kon yung God I will kasi sa hiptalo to lesson 7 parts atong textual audio to video atong salid na itong presentation. So welcome kita maga introduction start na kita unya no taon-taon. Bueno, introduction start kita. I pull down yung mga status bar makita atong pizza. February 19 kita karon. Happy Monday, no? Monday kita. February 19. So, first day na po sa ato ang nini nga semana, no? Sa ato ang mga pag duty, no? Kay Monday. Subantay panahon kita ini Monday. So ato ang sumada 31 degrees ang high, ang low is 23 degrees. Partly cloudy kita. Ato ang chances of precipitation low lang siya no, 20%. Dili kita galaw sa hangin 3 3 5 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
Ato ang LOD kahapon kon length of day 11 hours 52 minutes. Ato ang late derby light karon pang mata na mo diha kay daw na no 5:34 ang ato ang daw no ang makamata na mata na kay mandira ba kita karon maka basta na siya. Tapos ato ang sunrise 5:56 AM o sunrise pamahaw po na siya no sunrise na to. So 5:56 AM ato ang paniud to solar noon 11:52 AM ato ang sunset unya 5:48 PM ato ang late derby dark first evening nato das no ato apong panihapon 6:09 PM so mao na ato ang galaw sa adlaw kay na ang kalaw sa hangin atong temperature karon alas 9 pagkasugdan sa buntag 28 degrees as 11 alas 12 29 degrees as 12 la una 30 degrees alas 12 31 degrees temperature alas 3 30 degrees as 4 ug alas 5 29 degrees dere sa gabi alas 6, 28 degrees. Alas 8, 27 degrees. Alas 8, alas 9, 26 degrees. Alas 10, alas 11, 25 degrees. O sa alas 12, kagabion, 24 degrees. So, mauna ka na ang ato ang mga pantay panahon. Rantaw na to si Kapayan. Magsilip kita sa Israel. Kay nakabalik na to siya pangudak no si kabayan sa
Israel, nakaduty na siya, wala masaya live. So, nakapapicture na siya, no? Ni-attain ko na siya sa circumcision rites. Kasi tulion mga bata. Mga bata tulion dito. Na-day circumcision rites. So, mara na atong ma-update sa Japan. Iha mapag-ipakita ng mga tindahan kibali sa Kuan sa Jerusalem, no? Kaya naman na po dito ay ngalan sa Jerusalem, kusina ni Lakay, no? Ang ngalan sa Jerusalem. Niyang tindahan sa mga Pinoy kibali, no? Sumuakan na ato ang update dito sa pagsilip sa Jerusalem. So update na ito sa highway dito sa kanal dapit, no? Sa ato ang hato dito dapit, no? Otsuwa ba na siya? Samura, no? Tikal, sinayangalan diha, no? Gihimuan diha og kanal. Murag na ay open nga kanal, na po'y close nga kanal, murag inana ang kibali na siya, no? Para matarong gigmayo iyahang soldering, no? Mulapad rin nagmayo ng kalsada diha dapit, no? Ug ang katikara, nakatabok na siya to ang bag-o dito nga namaligyag manok, no? Nitabok na siya kay wala pa to na bungkag tong iyang agianan sa katong sa sulin, no? Katong sulin dito, ano? So at least nakadagan na to, ah. What happier pa to siya, no? Ma Claire sa June or karong nga quarter or second quarter. Second quarter sa June ma siya, no? Nga dapit. So gamay ra kita update gahapon ang ato ang ganap gahapon, di ba? Ting pangabot man to, no? Nangabot na tong ato ang camping sa mga survival, nahimo mga survivor, no? Dayman dayto taga ato ala nga lokal, no? Na magiday gi-invite nga taga NCMC, no? Ato ang dito ba to siya nga part sa Cagayan ba siya, no? Sumrag sila ang katungga trainee po kibali, no? Sa ato ang mga kabataon na diri, ah. So, gabi inagito sila nang abot, no? Ato ang mga successful sa ilahang survival nga training, no? So, praise the Lord. Buton sa balita sa ato ang MBC, no? Clear na ba? So, Domingo kadto, adlaw po kibali sa ato ang mga LE, no? Literature Evangelist, ato ang group E, no? Group E ba to? So, naka-adto po sila, bisingka mayra sila, no? Nakahimo sila pag-devotional.
sa ilahang pagdebosyonal nga time. So praise the Lord. Maghanay na kita sa ato ang pagatunan. Welcome kita sa ato ang lesson 8. Wisdom for the righteous living. Ug mao na ni atong takol karon nga punto, ang title sa ato ang Monday, teach us to number our days. O lapado na ginanato siya maayo karon. Kay mao na siya ato ang takol. Ug ato ang pagtuon, tulo ka devotional ug tulo ka Sabbath school. Atong madibusyonal para sa toang mga promiser at mga subscribe para sa toang mga listener. Sa katuyuan, Bible study and lesson study in the world's marathon lesson karon 2024 Communica Devil Caswell sa Heptology Edition ka 7 parts. Atong tiksual YouTube channel na itong mga presentation. So, ang ato ang first part of oratory kita nga devotional reading og dili pagi kita sa offertory nga Bible reading sa Psalms 74 half chapter kita. So ang half chapter niya verse 1 to verse 12 kay 23 Roman Kibalika verse ang chapter 74 sa Psalms. So naay nabili nga unsi ka verses unya, no? Ay, unsi unya. Sunod atong second part, atong youth devotional, ang The Great Controversy. Dili na po kita sa ato ang verse videos, ang ato ang distributed. 379.1 to 380. Uy, 380 na kita po ito. Sa chapter 21, gihapon kita, a warning rejected. So, ato ana siya. Basahon unya, no? Sunod, ato ang third part, atong devotional for on and for all, no? In heavenly places. Gamay na lang kayo nabili, no? O ato, pagatunan, February 19, One with Christ. O diba, open gihapon, One with Christ. Sumpay po ng kitiks, no? Sa itong itunan kahapon. So, ato na siya. Pamalandungan, unya, mao na ato ang mga hanay sa itong mga devotional, ang first, second, and third na itong part. Sunod, mga Sabbath school, no? Ang ato ang fourth, fifth, and sixth na itong part. So, ito ang fourth part, ang emperor. Sabat ko sa itong masenior youth nga dots ng mga professional. Atong first quarter, Jesus and Liberty, lesson 8 na to, surrendering and defending rights. So, ato pagatunan sa Monday, February 9-10, citizens' right. Uy, citizens' right, no? Interpreting ni. Sunod, ato ang Sabbath school sa ato ang mga junior youth nga murag mga hamtong. Put into practice ka ni. Unsa ang pag put into practice ni ato ang junior youth, wala man ikatigoma, no? Dito raman ni sa charts. Atong first quarter, King and Prophets. Lesson 8 na to sa ato ang Cornerstone Connection. Crossroads. Surong may swilling, no? Across the road. Nato na. Chance na to na. Pero, asya, no? So, ato pagatunan karon sa Monday, Second Chronicles 16:9. O, mga kana, no? Sunod sa basko lang rin kita sa ato ang mga hamtong, no?
atong first quarter Psalms, lesson 8 na to karong series, Wisdom for Righteous Living. So ato pagkatun-an ang teksto no nga atong gibasa gay na. Atong memory text no sa February 19 Monday, catch us to number our days. So mana na atong mga hanay, okay na atong pagtuon, gihatugyan ka na ito sa itong manubos ang atong source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit, o gidiyugan sa grupong Adventist Youth, Prayer 10, ang small group sa youth, ang Power of 70, ang TMI, Child Members Involvement, Personal Ministry, Text Gospel Daily, o ang LAMP, Legum Test Missionary and Preachers. Gi-prepared kini sa itong mga kahimanan, ka-websitean, ka-grupuhan. Ato pasalamatan, ato magahang nga Diyos nga nihatag sa kahigayunan. Nga padayon paghiabtag pamlandong sa iyang mapulawanon nga mga pulong ato asad pasamatan ato mga contributors no kay sila ato ang mga please ato ang followers, likers ug mga subscriber no so natin pa kong subscriber no so thank you God bless no. So sila ato ang tig-like, atong tig-heart, tig-tag, tig-mention, tig-share, maka-copy and paste atong video link, maka-save sa video, maka-review, no? Maka-pin na siya mga review-review sa ato ang mga sendroom, no? O sa ato mga kaubanan, makasabay-bay po sa ato ang mga scripting na ito, no? Atong scripting ato ang himuon nato no sa ato ang cap notes no ato sang scripting ato ang recording ato ang uploading sa Facebook ug ang pag live nato sang YouTube channel ug ang ato ang radio online sa ato ang podcast ug sa ato ang Spotify. So ang atong scripting no paghimuon nato sa cap notes unya ato himuan po sa ato ang Facebook no magkahiwalay devotional ug Sabbath school with graphic entertainment format na mga verses no kanya tapo ko nato na dito sa ato ang website nga blogsat.com auto sa ato ang basahon no atong it is written no nasulat na no kung nasulat na di naanatay pag imantala na to karon no or ibalita kon pumandayta mandi pumandayta no so natay ibalita karon kay mandi pa siya so ato sa ni siyang edito no natay imantala ibalita no kay mandi pa siya unya kining mga pagluto po nato sa ato ang kalanon no? Nga mahim nato nga kalanon sa tibok nato nga adlaw hangtod sa gabi sa ato ang katulogon no so kung nakita ay narrated diba di man sa it is written at least narrated no nga scripting o gato na siya pag lutuon pag dawaton ang mensahe sa ato ang buhing Diyos no pinaagi sa ato ang recording no so
sodia sa ato ang recording madawat na ato ang pulong sa Diyos sa masinsinan gayud no. Ug mao na po dai ang ato ang kalan-o no. Stukad law so kung naprastar na lang ato ang kalan-o ato na na siyang ipaambit no. Ato ipaambit sa ato ang Facebook i-upload na ato no. So naka-album na siya kung maka-upload na dito na kita ni anak no. Ato na siyang i-share sa ato ang gahapon lapas itong 2 hours no. Ito na himo no. So ato siyang ipa-ambit no. I-share sa itong mga feed, sa group feed, sa wall, my dictator, tirabox, telegram. Mga but na dito, maghimapog kitag tipik sa kinatibukan pa sa ito ang rails, no? O ang ato ang abangan at tangih, no? Di ba? Kuan, manggod, magka... kanang sa kamatuoran, no? Repeated naman gina itong mga pagpasantop diha o mga master po na mo pasanto pang uban kay mga labo pag ani na sa tua no. Pero ang ato ato mangud sa in deep no nga parihaan lang naibusa isumpay pa nato to ang iyang nalimtan no. Kay kung imura na siyang i takol largo nga wa ni man kun unsa tong iyang so, sa busa dili siya ma sakto ang imuhang mga pagkuan no. Nahimo na imong kaugalingon na no, nalargo kay naputol man tunay imong kuan sumpay no. Sumana ato ang mga pag-endip no. Sola scriptura, Bible and the Bible alone nga makuha nato ang iyang kanang kinatibuk-an nga content. Di ba nilang content sa content creator kundi content sa Bible lang ato ang mapasantop no. Sa tabang sa balaang espiritu o kinahanglan na siya thoughtful hours no. Kay parehara na no. Hinayon ni mugsulti pagpaminaw ni mo na hinay kaayo. Paspaso ni mo nagpagpasabot pagpaminaw ni mo na paspas po na kayo, dali po na kayo mahuman, no? So, kinahanglan siya o sakto, appropriate nga time, no? Sumana nga sa pag-share na ito sa Facebook na kita ay atangi, no? Abangan sa itong mga natunan o napakita yung mga shout notes no nga ma shout na to ang mga inputs no. Nga, mga importante po essential so man sa ito ang Facebook ang ato ang kuan. Pag live na nato sa to ang YouTube no ato siyang i-live. So ato ang live time. Na diri sa to ang gipaskil no. Daily nato nga YouTube live premiere 10 a.m. to 12 high noon. Ato ang account no sa to ang YouTube follow, like and share no. Click the notification bell, i-search ninyo, no? Bible Reading Marathon Journey 2022. So, subscribe diha, no? Na diha ang click nga, subscribe, no? Para maka-update kita, no? Sa mga latest na ito nga mga entry. So ato ang live time mao kadto nga 10 a.m. to 12 high noon. Ato ang mga minutes views. Pagkahumanian na ato ng review-review na layo na ito no. Hantod maabot kita sa ato ang last nga pang review dito sa
takna sa atong katulogon, di ba? Atong offline nga premiere nightly review 9 p.m. to 11 p.m. ato ang last na to nga review, no? So human sa ato ang Facebook ang ato ng pagtabok. Human sa Facebook pagtabok sa ato ang files, no, para sa ato ang radio online ang mutabok ang kato ang quick share, really quick search, no, quick share kibali ang gingalan ato ang bag-o sa nearby. Itabok na to ato ang video, no, pag i-convert na to from video to audio. Pag ma-convert na ka na, maging makitag segment o episode sa ato ang podcast sa atong Spotify. Pag makahimo na ka na, no, di na nakatay entry. So subscribe, follow, like and share sa ato ang account, no, atong account sa ato ang podcast o sa atong Spotify, Spirit Starcaster Podcast Channel. So subscribe, follow, no, or make a playlist ang ato adiha, no, para kuan ba mo na siya ang kanang panaghiusa pag tinabangay, no, nga ihatag na ng playlist, di ba? Pero paghihapon ka kay lain ang imuhang gusto, no, pero mo na ang gusto gid nga panaghiusa, no, nga magkaiusa kita sa mga heart of wisdom. Magkibali na yung mga heart of wisdom, no, nga itong mapaabot ang pulong sa Diyos. So mauna ka na itong mga hanay, di na kita maglangan kay nag ano ning oras diri ga street na ni pataas. So magampo kita sa ito ang pagsugod ang naa sa kwarto. Makay mo siya pagluhod, auhag, no, sa balaang spirit of prayer. Magtungan kita sa magampo sa secret nga prayer, silent prayer, sincere prayer. Magampo kita sa Lord's Prayer 3, ano. Amahan na mo nga naa sa langit, pagabalaan unta ang imong alan, panhiyang imong gingharian, pagabuhaton ng time kabut on din hisyuta maingon sa langit, hatay may karon sa pagkaon na mo sa adlaw, pasilo akong isang mautang may nasa kami nakapasay luman sa nakautang ka na mo, ayaw kami tugyan sa manulay kundi luwas sa kami ikan sa lautan kay mo ang gingharian ukang kami maya hangtod sa kangturan. Amen. Yes, welcome kita sa atong favorite nga part, no, ito ang offertory nga Bible reading, no? O ato pagabasahon ang Salmo 74 kon 74 ang verses 1 padulong sa 12. So ato saning tan-aon diri sa ato ang hard copy yung saning nga title, no, ang Psalm 74 kon Salmo 74. So siya pag pangayo, no, mahitungod sa yuta sa yuta rin dito ba sa kaaway, no, ni Asap, si Asap ni so magpabalak, no, ato basahon nagkanayin diri a o Diyos nga nung gisalikway mo kami sa walay katapusan. Grabe, wala na. Gisalikway ko na may katapusan. Nga nung ba nga
nag-asu ang imong kapungot batok sa mga karnero sa imong sibsibanan, pangutana rabaw. Hinundumi ang imong katilingban nga imong na sapul sa kakaraanan nga imong gitubos aron mahimo nga banay sa panulundun mo og naining bukid sa Siyon sa imong kinapuy-an sa kuwata ang imong matiil ngadto sa pagkalaglag nga walay katapusan. Sa tanang mga kadautan nga gibuhat sa kaaway dito sa balaang puloyanan ang imong mga kabatok na nagngulub diha sa kinatilawadan sa imong katigumanan. Gibutang nila ang ilang mga bandila. Uy, gibutang nila ilang bandila. Sounds like aron mahimong mga ilhanan. Sila na nag-ingon sa mga tao nga na nagpahitaas. Mga wasay ibabaw sa usa ka masiyot nga kakahuyan. Uy, wasay. Isang wasay. Og karon ang tanang mga buhat nga kinulit niya na ilang gipanagdugmok. Oban sa wasay og sa mga pakang ilang gisunog sa kalayo ang imong balaang puloy-anan. Ilang gipasipalahan ang dapit nga puloy-anan sa imong ngalan pinaagi sa pagpukan niini nga tusiyuta. Na nag-ingon sila sa ilang kasing-kasing. Paglaglago nato sila sa tingob. Gisunog nila ang tanang mga sinagoga sa Diyos. Ngadito si Yuta, wala nato makita ang atong mga ilhanan. Wala na iusa nga manalagna ni may mausas taliwala nato nga lahibalu hangtod. Anus o Diyos nga ang kabatok magatamay magapasipala ba ang kaaway sa imong ngalan sa walay katapusan. O grabe nga senaryo di ano pilde sila no nga no ba nga gitaguan mo ang imong kamot bisan ang tuo mong kamot laksia kinigikan sa imong sabakan ug ut-uta sila. Bisan pa ang Diyos mao ang akong hari sa kakaraanan nagabuhat og kalawasan diha sa kinatiliwad-an sa yuta. O grabe kina nga sentimento sa usa ka magbabalak ano kay murag panahon mangud sa ilahan akong kalisdanan nga pildi na sa kaaway no gitamay-tamay nga sa kaaway no. So naga sentiment ang ato ang magbabalak diha no. Nakapangutana siya no. Daghay mga question diri no. Nga gisalikway mo kami sa walay katapusan no. Question mark, di ba? Nag-aso ang imong kapungot batok sa mga karnero sa imong sibsibanan. Ugdiri a hangtod anus a o Diyos nga ang kabatok magatamay, di ba? Og magapasipala ba ang kaaway sa imong ngalan sa walay katapusan? Grabe dito sa Israel atong kira no. Medyo ang advantage po ang kaaway no. Kaya lang man baka na pag kanang
magpistok, logi sa distribution sa kanang mga survival kuno no. Kay murag kuan na 10% no. Or 50-30 na nabaka na siya no sa ilaha. Mana nga nanginhanglangkit no ang magpapalak nga matapangan sila no. Laksi ah kinigikan sa imong sabakan ug ut-uta sila di ba nay mapakampo sa so, ato na siyang padayon no no ugma ang nanghibilin nga sentimento sa atong magpapalak nga si Asap sa panahon sa kanang kalistaan ang gigibalin nila. Murago na kita sa itong Great Controversy sa ato ang second part na kita versus 379.1 380 na kita no pointo chapter 21 a warning rejected. So ito basa the first angel message of Revelation 14 announcing the hour of God's judgment and calling upon men to bear and worship Him as designed to separate the prophets, people of God. From the corrupting influence of the world. And to arouse them to see their true condition of worldliness and backsliding and this a message. God has sent to the church a warning which had it been accepted would have corrected the evils that were shutting them away from Him. Had they received the message from heaven, humbling their hearts before the Lord and seeking in sincerity a preparation to stand in His presence, the Spirit and the power of God would have been manifested among them. The church would again have reached the blessed state of unity, faith, and love which existed and apostolic days, when the believers were of one heart and of one soul, and speak the word of God with boldness. O mo, di ba, no? Nga, kung magpamulong ka sa pulong sa Diyos, boldness, no? Kanang klaro siya, no? Bahalag ikaw rin maminaw, basta boldness, no? And the Lord added to the church daily such as would be saved. No? Unay mga lutugang. If God prophesied people would receive the light as it shines upon them from His word, they would reach that unity for which Christ prayed, that which the apostle described, the unity of the Spirit in the band of peace. Oh, band of peace, no? Di lang dahil band of love, na po dahil band of peace, no? May kanta nga, we are one in the band of love, no? Pero na po dahil band of peace. There is, he says, one body and one spirit, even as you are called in one hope of your calling. Ah, mga manis siyang punto na itong one, itong one Lord. Kung sa ito na, kung ano, itong miyagi, no? Nakatiman ang tato. Ah, 7-in-1, di ba? Itong 7-in-1, no? One Lord, one faith, one baptism. Oh, sa Ephesians, no? 5. Such were the blessed result experienced by those
who accepted the Advent message. They came from different denomination under denominational barriers were hurled to the ground. Conflicting creed were shattered to atoms. The scriptural hope of a temporal millennium was abandoned post views of the second advent were corrected. Pride and conformity to the world were swept away. Wrong were made right. Hearts were united in sweetest mercy. And love and joy reign supreme. If this doctrine did this for the few, so did receive it. It would have done the same for all it all had received it. But the churches generally did not accept the warning. Look, their minister, who as a watchman unto the house of Israel, should have been the first to discern the token of Jesus' coming, had failed to learn the truth, either from the testimony of the prophets of the sign of the times. Worldly hope and ambitions failed the heart. Love for God and faith in His word had grown cold. And when the Advent doctrine was presented, it only arose their prejudice and unbelief. The fact that the message was to great extent principally lament was art as an argument against it. As of all, the plain testimony of God's word was made with the inquiry of any of the rulers of the Pharisees believe. Sa pangutana ng believe. And finding how difficult a task it was to repute the argument drawn from the prophetic period, many discouraged the study of the prophecy, teaching the prophetic book were sealed and were not to be understood. Multitude, trusting implicitly of their pastors, refused to listen to the warning or refused. Others, though convinced of the truth, dare not confess it. Uy, na-confess, pero wala kung nun i-confess, no? As they should be put out of the synagogue. The message which God had sent for the testing and purification for the church rebelled all too. Surely their affections on His word rather than upon Christ. The ties which bound them to earth were stronger than the attraction heavenward. They chose to listen to the voice of the worldly wisdom and turn away, worldly wisdom, turn away from the heart. Certain message of truth and refusing the warning of the first angel, they rejected the means which heaven had provided for their restoration. Umaw na pa Santo Figala. Kung i-reject ni mo ang Granger's message, no? Maupugo no ang pag-reject ni mo, no? As a chance na maka-provide ang heaven. The restoration. They spurned the gracious messenger that would have corrected the evil which separated them from God. And with greater eagerness, they turned to seek the friendship of the world. Here was the cause of that fearful condition of worldliness, backsliding and spiritual deed which existed in the churches. O, dito pa na sa 1844, no? Manilang ipangagi, ano? Backsliding spiritual deed. No?
sa mga tuwatong The Great Controversy. Marago na kita sa ato ang third part, devotional for all na kita in heavenly places. So, ipanay nag-ukab ang ato ang mga libro, no? Nag-ukab sa ato ang mga family worship. So ikaw no ang February 19 ang title One with Christ OWC One with Christ sabi saya usa uban kang Kristo uy usa na magini na magini sa iko ano kahapon pabilin diha kang Kristo karon ay usa no uban kang Kristo, ikaw ba kinihigala? No, usa daw ko, no? No? One with Christ. So, kung ikaw kini ato ang pamalandungan, no? Ang ihang K-Tech sa John 15:5 I am the vine. Ye are the branches, he that abided in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. Amo man lang ipasabot no, you can do nothing, no? Gahapon, maghihapon no, nga sa nga. Katong sumpay ba sa katong atong gibasa gahapon mo ni ang sumpay 1 Kings 5 no ay kay sumpay man siya ato sa siyang balikon mo na no ang pagpasanto dili kay na forget ni untong gahapon no sabi siya gahapon pabilin kamo kanako og pabilin ako kaninyo maingon nga ang sanga sa iyarang kaugalingon dili magapamunga gawas kung magapabiling kini sa tanom o katumpay no tanom sa ingon usab kamo dili makapamunga gawas kung magapabilin kamo kanako o ang sumpay verse 5 ako mao ang tanom sa paras o di ba mao to ang pay no tanom sa paras kamo mao ang sanga ang magapabilin kanako kana siya magapabilin ako no kang kinsa magapabilin ako mao siya nga magapamungag daghan kay gawas kanako wala gayud kamoy arang mahimo so mao day nang example nga you can do nothing sa mas tanom sa prutas paras prutas no nga mura ra gyud tag sanga sa Ginoo no kung mawala ta sa iyang sanga no ampot na siguro mangibot no pare ato ang gipakita sa video ilaha magitong gi saksaksak kanang sakyan-sakyan to ang kanang lubi lubi ali aksyon nagbaog ba lo gisakyan to upat ka mong isang kamang tao. Ah, labali. No? So, naay yoy mga kulukoy, no? Nga mubali sa imong sanga, no? Mao ka nga magpabilin ang sanga, no? Kay makapamunga pagin sa daghan, no? So, mao na ang ato, ano? Nga, wala kita'y mahimo, no? Kung mapalayo kita sa sanga. No? Asa tanom sa bungas prutas no tanom sa paras diba kanang si tawag na grafting ba na siya no nga na sila put doon itusok mga ipasuksok dito maayo itong isa ka kuan mabuhi siya no kay nagkonik pamandagis no sa
tanom, no, nagkunik pas tanom. Tanom sa paras or sa grapes. May mananaw di taguan di tama, tagaw aning bain, di pain bain. Mangita po tang image sa anak karon. Binol ba na largo? O na adri? O na ho nato ni iyang kuan? Pronunciation bain. 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 Climbing or trailing woody stem plant or grapes family. Oh, grapes family, no? Ang pine. Images, manatag images. Oh, tanawaran ng pine. Di kita prutas largo, no? Kanang kinatibukan siya sa kahoy, no? Ang napakita niya nga vine, no, may mga illustration diri, no? Kumingong kag vine na asya ay figure picture diri gikan sa root system, grat union, trunk kanakibala ihang posti-posti. Tapos posti og ang root, root stock ang iyang mga pangalan sa kanang sanga na ay arm, na ay cordon, na ay shot of cans, na aday na siya'y head, no? Ibabaw sa iyang pusti-pusti sa kahoy. Tapos grape branches, branches, no? Grape branches ang bunga na niya. Tapos ang dahon, leaves na ay sukod sa kanang dahon ug sa kuan, canopy. Oh, gisukod na siya canopy, no? Mao kibali ng vine kung maingon ka og vine, no? Structure siya sa kahoy, no? Overview of grape vine structure, no? At least naklaro kita diha, no? Nga mao na ang di ko anggit sa Ginoo nga di ka mubuhi niya na kay naaman dahil na siya structure, no? Saka mo further study ninyo, i-search ninyo sa Google, no? So, ato basahan niyang padasig. Christ's connection with his believing people as illustrated by this parable of believing people as by no other. O napaginawa pa sa Caribbean Herald, no? September 18, 1900. All who receive Christ by faith become one with him. Ah, inana na rin na ma-one with him kung gidawat ni mo si Jesus Christ, no? Ay sana. The branches are not tied to the vine. They are not joined to it by any medical process or artificial fastening. Artificial nga pagpabili. They are united to the vine so as become part of a, diba, united. They are nourished by roots of vine. Diba katong roots, no, atong gikuan, no, rootstock from roots to pusti, no, diba, unya kana pong dahon ug ang gitas unya sa iyang katong arms nga sanga ug ang mga grape branches, no. Gitawag po itong canopy. Awin na itong canopy sa balay na na. Napunay canopy sa kahoy, no? Oh, maoki ba ito siya nga connection, no? Nga naga
Fount of joy, no? They are united to the vine as become part of it. Then nourished by the roots, oh, sa roots niya, gikuano, sa mga tumugat of the vine. So those who receive Christ by faith become one with Him. And principle and action, they are united to Him. Oh, principle kunog action, united. They're united to Him. And the life they live is the life of the Son of God. Umana yung kinabuhi. They derive their life from Him who is life. Diba, nindot kayo? Nakig-uyon kay siya maugit po ang kinabuhi, no? Baptism may be repeated over and over again. Lakas baptism. But of itself, it has no power to change the human heart. The heart must be united with Christ's heart. Oh, maugin na siya. Nga mag-united kita itong kasing-kasing. The well must be submerged in his well. The mind must become one with his mind. The thoughts must be brought into captivity to him. The generated man has a vital connection with Christ. As the branch derives its sustenance from the parent stock, and because of their birth much fruits. So the true believer united with Christ rebel in his life the fruits of the Spirit. United with Christ in the Spirit. The branches become one with the vine. A storm cannot carry it away. Fruits cannot destroy its vital properties. Nothing is able to separate it from the vine. It is a living branch, and it bears the fruit of the vine. So we the believer, by good works and good action, reveal the character of Christ. O, oh, diba? Laruhay gala, no? The believer, diri mapakita sa maayo nga mga pagsuti, good words, ug maayo pod nga mga pagbuhat, good actions, no? I-reveal the character of Christ, ug i-reveal ang character which is Christ. Christ has provided means whereby our whole life may be an broken communion with Him. Oh, unbroken communion, jud ko, no? But the sense of Christ's abiding presence can come only through living faith. O, dito rin sa buhay nga pagtuon. O, last nga paragraph. Let all contemplate the completeness. Uy, kuyo po. Contemplate the completeness. It is their privilege to have and ask themselves the question, is my well submerged in Christ's well? O, makapangutana ka niya, no? Is the fullness and riches of the living vine? Is goodness, is mercy, is compassion and love seen in my life and character? O, inventory kibali higala, no? Man imong pangutana ug maupon na imong tahas, no, nga naka taugyan pagtugyan kibali, no, sa Ginoo. Diba? Og mao na ambot ni karon nato na maestra karon nga ayang i-content niya kanang nag-check siya sa kanang nag-check siya sa ilahang exam, no? Nangadaot na gina yung mga bata karulo. Kay, kanang di lawaw ang ilang i-answer, no? Namagugis sa gidrawing nga kanang
Chiski bali, unya ang chis kay murag si kuan kanang murag sa game nga Pacman. Iyan siya sa mga bata, Pacman. Room, lo. Lalawa na nakuan kibali na daot sa mga social media, no? Kay daghan pati mga example, no? Na ay diamond nga drawing nga diamond, ibig sang i-answer diamond ang i-answer sa mga bata Superman, no? Okay, iya butog ibutag to Superman dito ay lawas si pagkuan ko alo diwa da sudag hay sayop no? Mao nga mag-study ka higala mag-examine no ang wali di ba nga examine is the fullness and riches no late contemplate, di ba? Maura man na siya, examine, contemplate, no? The complete, it is their privilege to have and ask themselves the question. Is my will submerged with Christ's will? Di ba? Sa ihabang kabutun, no? Magasubay ba ikaw sa imong mga desisyon, no? Di ba? Katong sa kanang Valentine's ba to? Nga una-unaon kuno nimo 1.5 ang bugas, 1.5 putong bunga kayo nga kuan arrangements bulak. Hello. Huwag ula-ula ka wa no. Di ba? So ang ato bang will no nagahaumbak sa will ni Jesus Christ. As the fullness and riches of living vine. No? Ito ba yung Jesus Christ is goodness. Ayang mercy has compassion and love. Makita ba sa ato ang kinabuhi? O sa ato ang pagkinabuhi? Maura rin siya, no? Lifestyle, character, no? So, hinaot nga mauna ang ato ang tahas o maupuna, no? Ato ang makurik sa atong kinabuhi, no? Nga mag one with Christ, di ba? One with Christ, ato ang mga sa tawag na mga graduates. Graduates, nga namalik sa ato ang Mindanao-wide multiple intelligence camp, no? Ang ato ang kining put into practice, no, ang one with Christ, di ba? Ang paghaom sa well of Jesus Christ, no, o ang pag-awat sa karakter ni Jesus Christ, ito ang kinabuhi, o sa ito ang pag-kinabuhi, no. So, mauna ka na ang ato ang mga devotional. Mulago na kita sa ato ang mga Sabbath School. Kay nag-isa ka oras na, no? Sabbath School na to. Ato ang 4th, 5th, o 6th na to nga part. Kaya itong mga devotional ang 1st, 2nd, o 3rd. So, part part kita in verse. Atong senior youth nga daw sa mga professional. Atong first quarter, Jesus and Liberty, lesson 8 na to. Surrendering and depending. Right. So ato ang coverage kay kuan kita weekdays kita February 17 to February 23. Pahinom dom sa ato ang inscribe. Ato ang inscribe. Write out Acts 25 and 26 from the translation of your choice. If your praise for time, write out o manay gamay na lang Acts 25 magsugod sa verse 17 padulong sa verse 22. If you may also rewrite the passage in your own words or outline or mind map the passage. So mao ka na sa ka importante, no, atong iscribe sa ato ang passage. So, magpili ka mo sa inyong gamiton. Application ba? Madownload sa Play Store? Sabbath School on PM? Or browser? Nga naagi hapoy lesson to this page, no?
Ebrao, sabat sa school.adventic.io, pangitaon ninyo itong inverse. Iklik dahil na ito ang lesson 8. Iklik ang Monday. So, magkita na punta ito ang polling system kanang pangbira, no? Katong na ay kuan ba na ibiring dito sa ibabaw, no? Gamit kay ni sa kanang pagkimo, no? Ang ato ang agusan bridge, no? Na porma na rabang at ang agusan bridge, no? Manis lang ang mga polling mechanism, manggi kanang daladalag mga hibi ng mga equipment, no? So magkita kibalta ni ini, no? Nga pamirah, no? Pamirah siya sa kung ano siya, gikan sa ibabaw, no? Iyang ibira pa taas, no? So welcome kita sa Monday, February 19, kita itulan, Citizens Rights. So ato ang insight kay interpret kini. Sa aksman ang ato ang mapunto so kang Apostle Pablo kini, no? Ihang mga padasig. Understanding the privilege and protection of Roman citizenship provided help explain why Paul appealed to Caesar and his trial before Festus. Diba katong kang Festus siya ni appeal siya kang Caesar, no? Nga makatakas wakibali siya sa katong dipuli-pulihan rumanggutu siya, no? Paul was fortunate enough to be born a Roman citizen. Ama o kay Roman citizen si Paul. But other paid exorbitant pays to gain the rights, protection, the privilege given to the Roman citizen. Oy, Acts 22:28. Tapos sound. And the chief captain answered with a great sum obtained I des freedom. And Paul said, but I was preborn. Oh, di ba? Paul claimed the rights, his citizenship, provide multiple times during his trial. Acts verse record. This happening in the city of Philippi, in modern day Greece. Ama, modern Philippi sa Greece na desa. Where he established the first Christian church in Europe. Chapter 16 tells of how Paul and Silas were severely beaten, arrested, shackled at the ankles, and thrown in prison after their ministry threatened in income of local wealthy slave owner. Oh, katukang treaty, no? It's important to note that while Paul at times claimed his citizenship, he was never focused on his own rights. The incident in Philippi demonstrates the quality too, for he did not demand his rights immediately upon being arrested or even when he was publicly beaten before his trial. A grievous violation of those rights instead when quickly to his seal, seeing him through much of the night, and even those who stay when an earthquake miraculously threw the prison door open. Paul remarkable response to the abuse and injustice affected the prison guard so powerfully that he and his family became some of the first converts
of that first European church that very same night. Ay, katumulay nang ko anong galinog na balaka taong tong awardin, no, kay pagto niya nakagawa sihang mga piniriso, magtubok na sa siya, no, nasakpan ayo ka nagbuhata, no, naarami diri ningong tayong tungkukan piniriso ngayon sa'yo akong buhato, no, yun siya nga maghinolsol ka o maluwas ko, no, ang kabatis mga piliyong pamilya, no. That's not to say Paul was unwilling to push back against the authorities when the situation called for it. When asked to leave the city quickly, he declared that he would not go until magistrates themselves came and spoke with him the rights as a Roman citizen. Requesting that Paul and Silas depart in secret was unjust after they had suffered such wrongful mistreatment. Respected the magistrate under authority, but he expected a certain level of respect and return once he had received that respect. Once and magistrate spoke with him, he complied with their request to leave. Paul displayed an extraordinary ability to carefully discern when to surrender his rights and when to push back. Protest and appeal, he maintained this balance through the rest of his life. After a few more missionary tours, Paul was apprehended in Jerusalem. When coming under the charge of Roman centurion, Paul objected to believe weep again without upper trial. Uy, mabasa na sa kuan. Acts 22:30 or 34. On the morrow, because he would have known the certainty wherefore he was accused of the Jews, he loosed him from his bands and command the chief priests and all their council to appear and root fall down and seat him before him. O mga katong, once again he wasn't claiming his right merely out of the self-interest. He was both defending God's right, or God's right defending, to his service and safeguarding the centurion from the consequences of mishandling a Roman citizen. It was in his context that will trial before Governor Festus. Ay, Governor Festus. Look like several years later. As noted in case, Festus knew Paul was innocent. Diba ka na yung sinship mo? Acts 25:18-21 and back 25, but threatened to send Paul back to Jerusalem to be judged there because he wanted to gain the Jewish people. Oh, diba? Paul appealed to the highest court in the empire in that moment of peril, using the right to citizenship provided to seek fair hearing before Caesar himself. Pagkat kong Caesar. Just as Paul's case went to the highest court and Rome, God's people will face similar trials. Oh, God's people. During the final showdown between good and evil, no one should be surprised when people believers again stand before the highest tribunal or of this world, or the highest tribunal. Oh, journal, my classmate. After looking at your scribe and attonated text, what special insight do your mark overall seems to point to? Uy, special insight.
What question emerges after studying the passage? What part are difficult? What other principle and conclusion do you find? What was Paul's purpose in using his Roman citizenship is not merely to protect himself. Diba? So, mauna ka na ato ang inverse. Malago na kita sa ato ang cornerstone collection. Sabat ko na kita sa atong mga junior youth nga murag mga hamtong, no? Atong first quarter sa atong cornerstone collection. Kings and Prophet, lesson 8 na to. Crossroads. Coverage na to, no? February 17 to February 23. Pabasa diri per 2 Chronicles 69. So ato kanon diri ano okab so pangitaon nato ni siya mao na ba ning KGB na namo ko diri ah no. Napod si picture-picture. For the eyes of the Lord reign throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed to Him. Amo din yung pagkuhan ng katunang fully committed to Him, no? Sa wala pa ito nakita to ang naghimog fullest things. Mabani siyang KGB. Second Chronicles 69, for the eyes of the Lord run to and fro with throughout the whole earth to show himself strong in the behalf of the most heart is perfect toward him. Uy, perfect. Herein thou hast done. Agisumpay mo na siya, no? Pero tudok ba? Kung sumpa yun, mautunungan na bantayan. Paul's leader for from henceforth thou shall have wars. Ah, katunanong. Pero mautunong ihang eyes gadaga, no? Throughout the whole earth show himself strong in behalf of him whose heart is perfect towards him. Sugi himay-himay kibali na siya karon. Nga teksto katong nabantayan nga naghimo siya binuang makabaton siya daghang kupat, no? Review the key text for this week and reflect the following questions. And what specific ways o mamaning key text na to, no? Does God strengthen whose those heart are fully committed to him? O di ba ka na pa itong takol, no? Nga ang kinuumaga pa leg on sa katong committed, sa committed pa yung nakita. What does it mean to me to commit my heart fully to God? O inventory na po kasi mga kagalingan ni Gala sa kunwari mo na, no? Nga pagsabot nga fully committed kas Ginoo, no? Or to commit my heart, no, fully to God. What are the consequences for Asa because he had done foolish things? Okay, kang Asa man to, no? What are some of the questions I have experience because of my foolish decision?
di ba mo ato atong gibasa nga makapaton kag mga gubat no tungod sa imuhang polis nga decision. Baka to nakita sa Ginoo. Ato kabon diri sa Bisaya no. Second Chronicles. Uli kaduha nga mga Chronicles. Palaban tag spotlight ani karon. Second Chronicles 69. Kay ang mga mata ni Jehova nagadalagan ngadtong anhi sa tibuok yuta aron sa pagpakita. Pagpakita siya ba ang magpakita sa iyang kaugalingon nga makusganon alang kanila nga may kasing-kasing nga hingpit alang kaniya, o di ba? So nalaga na iyang buhat diya no kung hingpit ang kasing-kasing. Dinhi niini ikaw naghimo og binuang. Basa kutob karon, ikaw may mga gobat. Unsa ning title sa tong 16? Gobat sa taliwala ni Asa. Ni ba Asa? Si Asa gi badlong ni Hanani o na diri gibilanggo ni Asa si Hanani ang sakit ni Asa ug ang iyang kamatayon ano diri ah sa sakit ni Asa di lang gubat kundili sakit no apigit ng sakit no. So mao kibali na ang ato ang matun-an diha no kung maghimo kag polis decision daghay mo kontra sa imo ha og kanto pagyud tong iyang giagian nga kasakitan no. So mubuorang ato ang cornerstone connection no. Mulago na kita sa atong mga sabat ko sa ato ang mga hamtong no. Sa sixth part na dayon kita. Ato ang first quarter Psalms or Salmo. Atong lesson 8 wisdom for righteous living. Yes, welcome back kita sa ato ang sabasko sa atong mahamtong atong first quarter Psalms lesson 8 na to wisdom for righteous living. Coverage na ito, no? February 17 to February 23. Ato pagkatunan ng Monday, February 19. Kita itulan, teach us to number our days. So, kapatan ng galamiton, no? Ato ang Bible. So, mali ato siya apil na ipang number, no? Ato ang Bible, ato ang lesson. Mga paper list na ito, atong PDF. Application na ito sa ito ang Play Store, ma-download, no?
ang SSQ Sabat School and PM. Onya ato ang browser i-browse Sabat School data bitik dat ayo. Pangitan ninyo itong Sabat School na ito sa ito ang mga hamtong. Di ba ka itong Psalms? I-click ninyo. Ito ang lesson 8. I-click po. Kaya man na siya ito ang takol karon. Teach us to number our days. So, i-click ninyo ang Monday. Sa ito ang lesson 8. Magkita ta itong gadupa-dupa nga ba inas kasagbutan. No? Unsa ni ihang kanang grass niya no? Green ang puta na umupo siya yung sagol. Itik-tik ka na siya. So welcome kita magtutuon sa pulong sa Diyos na no? Learners of the scripture mga kapaglaong kabalandong brethren and friend minahali kong maglangga sa Diyos. Mag-upang kita sa pagpanglandong sa iyong bulanong nga mapulong ipabaas sa diri. Ah, ato ang insight. Read Psalms 90, Psalms 102 verse 11, Psalms 103 verse 14 to 16. What is human predicament? Uy, predicament mo rin yung ipasabot diri. Ah, diya sa tawag. Husay's predicament. Imo pa magilag slide. Unsa man ang sounds like niya ng predicament. Similar, no? No, oh, predicament. Procession. Predicament. 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 A difficult, unpleasant or embarrassing, oh, embarrassing the predicament, no? Situation. Human nga predicament, no? Embarrassing, kibaling a situation. And Aristotelian logic. Is obtain categories often listed as substance or being quantity, relation, place, time, posture, having, or position, action, and passion. O yun na po na sa dito sa Aristotelian logic. Pero di ade ay difficult, no? Difficult siya. Unpleasant, mga result ng mga sitwasyon, no? So human predicament. O naho na tunig ba sa Psalms 90? Ang mupura mo na yung Psalms 90, no? Mupura may pabasa. Sa KJB ang ato ang source sa itong pagbasa. Psalms 90. Lord, Thou has been our dwelling place in all generation, before the mountains were brought forth, or ever Thou hast formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting. Thou art God. Thou turnest man to destruction, and sayest, Return, ye children of men, for a thousand years in thy sight are but a yesterday when it is past. Ah, grabe, kinano. Bisan pa ko no, thousand years na ang nilabay, no? Sa iyang mga mata, pero isa kuno na kaadlaw ang nilabay, no? But yesterday, when it is past. Oh, inana po na, no? Mauna kiba ng patanaw sa Ginoo, pero inana po ang pagtanaw, handuraw sa kanang imong minahal sa kinabuhi, no?
May bising dugay na kaayo. Makatanaw ka di asmenteryo, tagdugay na kayo mga tuig. Pero kung ihanduraw ni mo, rag kauban pa ni mo, no? Gahapon, di ba? Mahinduman ni mo ang mga nangagi nga mga adlaw, no? And as I watch in the night, uy, nairilo. Thou carest them away as with a flood. Uy, nagsikutan ito yung flood ko, no? Sama ko no slunog. They are as asleep. In the morning, uy, kumplito man, ay night na po yung morning. They are like grass, which grow it up. Oh, manubo mga sagbot. In the morning, it flourishes and grow it up. In the evening, uy, abot sa gabi eh. It is cut down. Uy, kinsa may nag... kinsa yung nabutol, nakatawin ako niya. And we're withered. For we are consumed by thine anger. Consumed sa kasuko. And by thy wrath are we troubled. Thou hast set our iniquities before thee, our secret sin in the light of thy countenance. Oh, kita kayong mga secret sin. For all our days are passed away in thy wrath. We spend our eyes, our ears, as a tale that is told. Uy, mauday lang na yung mga fairy tale, no? Kay mura daw kuno siya kwento, no? Nanay, sa ato ang reels niya, nga balang araw magiging kwento ka na lang sa iba, no? Maong ayusin mo ang kwento, no? Ate, the days of our years are 60. Ano ang maridiri, ano? 60 years and 10. O mo nang iyahang pag-ihap diri sa 60. Abot ng 20 nga nung gi-score niya na siya nga ko ano nga paghupad may kag 20 score, no? O niya kay 60 man eh times 3 ni mo ang 20, no? So 60, no? O niya naman ko no 10, no, and 10 years, no? 60 and 10 years. So 70, no? And if by reason of strength be 4 course years. O ang score. Ah, mao siguro gi score, no? Sa kinabuhi. 4 score. Kibali sa stage of life, no? Ang isa ka level ang 20, no? Kay mo na siyang score. Pag-abot sa 40, second level, no? Uy, mga second level, no? Pag-abot sa 60, third level. O pag-abot sa fourth level, ang 4 score, 80. Diba? 80 na na siya years, no? Pag isa-isay ka na as ato ang ni King David, no? Or sa Salmo, no? Nga 4 course years kung mga leg on, no? Napag-isigun na siya extended na ganito yung ipakita sa video. Ang butong mga video nila kinuod pa ka ito. Nang gilapas ko ng mga 100. Gakuan sila, linya sila, no? Ilang mga edad, mga lagpas 100. No? Pero sa Amerikano to, no? Yet, is their strength, labor, and sorrow. For it is soon cut down. Uy, mura mapulya po grass, no? Ang kinabuhi, bisang pag maabot o 4 score.
zone, cut off, di ba? Cut off, no? And we fly away. Ugma, hanaw, mulupan. Honor with the power of thine anger. Even according to thy fear, so is thy wrath. Yung kasuko. Di ba? So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Apply our wisdom. Return, O Lord. How long? And let it repent thee concerning the serpent. O satisfy us early with thy mercy, that we may rejoice and be glad in our days. Make our glad according to the days of worry. Thus afflicted us, and the years wherein we have seen evil. Let thy work appear unto thy servant, and the glory unto their children. And let the beauty of the Lord our God be upon us. And establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands establish thou it. So makatong iba Psalms 19, no? Anduro gis kinabuhi, anduro kasuko sa Ginoo na iya. Kasuko, no? Psalms 102:11. My days are like a shadow that declineth, and I am withered like a grass. O dia, sama sa sagpot. Psalms 103:14, verse 16. For he knoweth our frame. He remember that we are dust. Uy, abog po ni diri. Ano man yung predicament, no? As for man, his days are as grass, as a flower of the field. So he flourishes, for the wind passeth over it, and it's gone. And the place thereof shall know it no more. Grabe, kinangado ka raw naman ang predicament, no? It's the human predicament. O naihang pag himay-himay diri. Polynomian existence is but a vapor in the light of eternity. A thousand years in God's light is like a watch in the night. O katong yesterday, no? Which lasted 3 or 4 hours. 3 to 4 hours. Oh, katatang ibasa, no? Sa Psalms 90, verse 4. For 1,000 years in the sun are but a yesterday when it is past. And as a watch in the night. Oh, yesterday, tapos what's in the night? Pagyod sama, pagyod sa what's in the night, no, ang 1,000 years. Compared to divine time, a human lifetime flies away. O sa Psalms 90:10, the strongest among human are analogous to the weakest among plant. O katong a plant, no? Gibasa 90:5. It even that short life is filled with labor and sorrow. 90:10.
Even secular people who have no belief in God mourn and lament the shortness of life, especially in contrast to the eternity that's out there and that they know threaten to go on without them. Psalms 90 blesses the human predicament, o diba? Psalms 90, mabasa ng human predicament, no? Itong mga gipahanduros kinabuhi. In the context of God's care of people as their creator, the Lord has been the dwelling place of His people in all generations. O Psalms 1, 2. Lord, Thou hast been our dwelling place in all generation. Before the mountains were brought forth, or ever Thou hast formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, Thou art God. No? The Hebrew word maun, dwelling place, portrays the Lord as the shelter of refuge of His people. O Psalms 91:9, no? Because Thou hast made, Lord, which my refuge, even the Most High, Thy habitation. God restrained His righteous wrap and extend His grace. The psalmist exclaimed, "Who knew the power of your anger?" O, diba? Psalms 90:11, implying that no one has ever experienced the full effect of God's anger against sin. And so there is hope for people to repent and gain wisdom for righteous living. O, no, I repent of gain wisdom for righteous living. Wisdom in the Bible depicts not merely intelligence, but reverence for God. Oh, maudi nang gipasabot din sa Bible, no? Kung may kag-wisdom, dili siya intelligent nga, kanang worldly, no? O kaalam sa kalibutan. Katong perfect ba, no? Zero, ganito yung answer, zero, no? Kay ang intelligence ay sa Ginoo, reverence for our God, di ba? Ato siyang gitahod, ato siyang giday, no? Ato siyang gipasalamatan, no? Ato siyang gipalabaw sa atong kinabuhi, no? Ng wisdom, no? More time sa Ginoo, di ba? The wisdom that we need is knowing how to number our days. If we can number our days, it means that our days are limited and that we know that they are limited. Wise living means living with an awareness of life transcend that lead to faith and obedience. This wisdom gained only through repentance. Diba? Dito sa Psalms 8, 12. Does it our iniquities before thee, our secret sin, the light of the countenance? Tell us the number of days that we may apply the heart unto the wisdom. No man na siya number of days, no? Sa ato ang Google na tay conversion ri, no? Kung gusto ka masayran, nga pila ka oras ang 80 years old, tanaw na to na ba? No? 80 years 2 hours para maklaro na to, no?
Oh, ni convert yun niya to ang Google, no? Ang 80 years ang na-convert na convert sa iyang hours. Uy, wala raga million. Tinood ni? Seven hundred one thousand two hundred eighty, or 7,800 hours. This conversion or 80 years to hours has been calculated by multiplying 80 years by 8,760 og ang result 700,800 hours. Grabe di ay no. Arang-arang parang mga milyonaryo makagunit og milyon. Pero ang ato di ay kinabuhi kung 80, no? Abi, ang 100 years, tanaw na ito, million ba? Di gihapon siya ka million, no? Ang ato ang 100 years, no? 876,600 hours lang. Tanaw na igala, no? Sumo ka na ato ang ipapunto, no? If we can number our days, it means that our days are limited. At that we know that we are limited. Wow, mapo nang ipasantop, no? Nga limited lang or finite ang tao na sa kinatuban, no? Ihang istoryas kinabuhi na ikinatuban, no? Pero ang kinuwala sa kinutupan. Wise living means with awareness of life transcends. Ah, mani, ang wise living na po natong gisayra, no? Nga transcend that lead to faith and obedience. The system gain only through repentance. Oh, wise living, no? Repentance. God's gift of forgiveness, compassion, and mercy. Oh, mabasa dito, no? Psalms 90:13-14. Our fundamental problem is stem not from the fact that we are created as human being, but from sin and from what sin has wrought in our world. And it was stating epics are seen everywhere and in every person. Oh, na yung mga devastating effect nga itong makita, no? Basing asa, og na po yung every person, no? Pero pasalamatan ito ang Ginoo, no? Thanks to Jesus. However, a way has been made for us out of our human predicament. Diba sa John 1:29 o John 3:14-21. The next day, he saw Jesus coming to him and said, "Behold the Lamb of God who take away the sin of the world." O, diba? Na ay anak sa Diyos na nga magtanggal sa mga sala. We the sin of the world. So now John 3:14-21. And was it lifted up the serpent in the wilderness?
Even sumas the son of man beloved it up, so that whoever believes will in him have eternal life. For God so loved the world, o narotong favorite, that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him shall not perish with everlasting life. So dito din ang handuraw sa panahon katukang senaryo kang Moses, no? Nga gibayaw niya itong golden, ambot nga ng golden serpent, pati example kang Moses, no? Kapatong kuno og life, di ba? Your eternal life. For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through him. Diba? Manluluwas siya, no? Di siya maghukong. He who believes in him is not judged. He who does not believe has been judged already. O, di ba, nahukman? Di hanin mo makita ang kanang advantage ba? Asa ang advantage, no? Nga kung nag-believe ka sa iha, wala ka na hukman, no? Pero naunsa man ipagkaunsa, ah, nga kung wala ka nag-believe, who does not believe has been judged already. Diba? Na-judge na hinuong ko, na hinuong ka mo ng tarunga di higala, no? Naraboy maingon nga, kamo rin ang tuglangit, no? Ako, dira ko, no? Pero na-judge na kuno ka kung wala ka nag-believe. Because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. This is the judgment that the light has come into the world. And men love the darkness. O mao kuno ng judgment nga nakita, no? Nga gipadala gid unta na ang kahayag sa kalibutan. Pero ang kalibutan gihigog magigihapon ang kangit-ngit, love the darkness rather than light. For their deeds were evil. Oh, evil. For everyone who does evil hates the light. Oh, ang naghimog evil ko siya sa kaya. And does not come to the light for prayer, and his deed will be exposed. But he who practices the truth comes to the light, so that his deeds may be manifested as having been rooted in God. Diba? So, makibali na atong pilion ang kahayag, no? Nga maos Jesus Christ, magmamanipis wagin ang tanang iyang mga pulong. So sa atong gibasa nga John 1:29 og John 3:14-21, kundi ikamadutlan ato, otherwise we have no hope at all, di ba? Wala tay paglaom, no? Kung di ginato pilion ang kahayag nga mao si Jesus Christ, no? Di ba katong gingon nga sa mas tanom nga wala kamoy mahimo, no? Ang tao sa mas tanom, di ba? Sama sa tanom sa paras. Ang matanaw bagid na sa atong makatauhan, no? Nga wagid ka nagkinabuhi sa ato rag yung paningkamot, no? Kundi nagakonekta tas Ginoo, no? Kaya wala kita ay mahimo kung wala kita sa tanom sa paras, no? Sama ragani sa grass, di ba? Before katong sa aso. Yoman predicament, no? Hinaut nga bukas na kita sa kaalam, okay, bali ng heart of
wisdom, no? Nga katong wisdom, dili lang siya intelligence nga bright ka diri sa kalibutan, kundi nihatag kag himaya sa Ginoo, no? Heart of wisdom. Oh, conclusion question diri mga classmate. Unya favorite ra man po na nga verses, no? Ato sa tanahon, ato ang panahon to finish the day. Partly cloudy kita ug ang ato ang high nga temperature 31. Same lang gyapon oi ni usog maayo atong precipitation. Lowest na kayo 10% na lang ato ang chance of precipitation. Dili magpayong pero init man kaayo, kamoy paigo, no? Gadi kay mainit. Pwede magpayong, pwede magkalo, no? Para sa iwas sa kainit, no? Mga ba, magdaba kag lay padahon ba kalaba? Kainit. Ah, conclusion question. No matter how quickly our life passes, what promise do we have in Jesus? Uy, sa human predicament, dire kita sa promise nga makapunto. Balik ko natin basa, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him, should not perish, but have everlasting life. So man ang punto diha, no, nga everlasting life. Og dili na siya intelligence lagi sa kaalam sa kalibutan. O siya should not perish nga matay man. Diba? Hello? Ang perish ba sa Ginoo nga kanang malaglag ka nga ang Ginoo ang mulaglag sa imuha nga wala naghinungkay chance para makauban siya, no? Katong kundi ka mo believe sa iya, mahukma na ganit ka, no? Pero mo ni mabat na ng eternal life, no? Sa naghatag sa kinabuhi, no? I-level up ra niya atong kinabuhi, no? Huwag ang Ginoo lang yun ang makalevel up niya na, no? Kanang eternal life. Di ba na magutay life karon? Kuya mo agi ugtit kay ma Paris, no? Naman to sumpay nga bisan pa siya mamatay mabuhi siya pag-usab, no? Di ba? Sa Paris na pato siya resurrection, no? Nga agi pasantop diha. Pero kung ang Ginoo ang mulaglag, di ba na ito nga ayaw kahadloki ang mapatay sa imong kalag, no? Kahadloki ang mapatay sa imong katuno, sa imong kinabuhi og sa imong kalag, no? Kay mabatnan ang, no? What hope would be without Him? O, kanto. Nga wala gihinoy paglaom, no? Kung wala siya, wala gipadala, no? Ang si Jesus Christ, no? Diba siya ang kahayag, pero nakita na rabagin na sa Ginoo, no? Nga bisig gipadala siya, piliong yun sa kangit-ngit sa tao, no? Modeses yun yun, kamuray pangadtog langit, no? Diba? Maghimog yun sa evil, diba? Kanang maguna-una ba nga dipatog langit sa iyang buhaton, no? Piliong yung evil, no? Nakita na sa Ginoo, no? Kung pa-bright type sa intelligence, mas bright na ng Ginoo, no? Tugmaw ni atong natunaan, no? Teach us to number our days. Tapos ganito ang gain the heart of wisdom, no? Balik ko na itong teksto para matapos na kita.
teach us to number our days that we may present to you a heart of wisdom. Diba? Kung makita ko na nimo katong pag number of days nung na ay limited, no? Limited lang ang kinabuhi ato ganitong giihap. Di gani ka kabaton og 1 million nga hours sa imong kinabuhi, no? Kung ano maning kamot na lang sa 1 million money, no? Bahala na rin makaabot sa 1 million nga hours, no? Pero ang ato ay di ay jud, no? Nga babat na nato ang heart of wisdom, no? Nga makaalagad tas Ginoo, no? Nga makadaig ta sa iyaha, no? Makaworship ta sa iyaha, makapamalandong, magig-uban, abide with Him, no? Hanaot ka na atong ma-applicar o maupo na ang ato ang heart of wisdom, no? Nga labing duol gihapon kita naghatag sa kinabuhi, no? Nga mao ato ang makagahom o magdalalang ng Diyos. So diha na kita nagtapos sa ato ang pagpamalandong kay 2 hours na, no? Mag-ampo na kita sa ato ang pagtapos. Ang naa sa kwarto, kumakahin mo siya pag load, no? Load. Agda sa spirit of prayer, makigdungan. Lagi sa silent prayer, sincere prayer, or secret nga prayer. Mag-ampo ka mo sa katong heart of wisdom nga makamao kita sa pag-reverence sa Ginoo, no? O mag-ampo kita sa pagtapos sa Lord's Prayer kung mag-resign ka. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make shine upon you and be gracious to you. The Lord have countenance upon you and give you peace now and forever. Amen. Tagasalamat, kung inapok sa Diyan, tungtong manon. Pagmalandong sa iyang pulong, matagadlaw, matagabi, maokini ang inyong Bible study, yung analysis study on the words. Martin Lesson Karun 2024, kumigad ay wikas with sa Heptology Edition with 7 parts. Atong textual o jubi-jubi solid na itong presentation dito kita layon 4th week kita sa ato ang February. Second to the last week na kinino sa ato ang February. Next week mag-leap year. Nag-leap year di ano? Sa 29. Og humana ang ato ang mga camping, no? Ato ang Children Congress, no? Ato ang Survival Camp. O nag-stay paghihapon kita sa ato ang Love Month sa February. So, One with Christ ang atong paghigugma, no? Sa Ginoo. So, hantod sa nagyayon ang Diyos. Magkapalangin kanyo, maida sa nandalaygon ang Diyos.